The Philippine National Police urges all its units to implement the correct procedures when conducting checkpoints. In his advice to motorists, PNP spokesperson Chief Superintendent Generoso Cervo Jr. says the checkpoints should be preceded by the necessary signages, complete with the unit and names of officers in charge to ensure the checkpoints are legitimately led and managed. An officially marked mobile vehicle should also be on hand. He notes checkpoint operations by properly attired officers should be limited to visual checks. Inuulit namin sa aming mga PNP units, yung tamang pagkakandak po ng checkpoint, nang sa ganun na hindi po nababahala yung ating mga kababayan. Okay. Malayo pa lang dapat na nabibigyan ng babala yung ating mga kababayan. Hanggat maaari na eh. That 20 meters before the checkpoint, may another signage na nagsasabi na yun nga, slow down. So mag-expect sila ng checkpoint in 20 meters. Then, isang importante nga SOP dyan, dapat naka-uniforme. Number one yun. Ang uniforme ginagamit dyan, hindi dinidiscourage nga namin, lalo't Metro Manila, yung paggamit ng mga fatigues o mga combat uniform. Oo. Tama yun, nakakailang yun. Yung aming GOA, yung kulay blue. Type A. At least yung patrol t-shirt na ginagamit namin. For example, na isang checkpoint sa isang munisipyo, for example, na Pimonan, ano? Dapat may authority na rin yung clearance o coordinated dyan. Yeah. At least, doon sa COP, sa Chief of Police ng Atimonan. Ibig sabihin, well-coordinated dyan. So that, yun din, naiiwasan din yung tinatawag nating missing counter. Limitado po yung pagkakandak ng inspection sa visual check. Meaning, titingin lang po sila. At kung may mga dapat makikiusap sila, pero kung hindi sila mapapagbigyan, hindi talaga pwede. The instructions come just hours before the nationwide gun ban goes into effect to kick off the start of the 120-day election period for the 2013 midterm elections, and days following a controversial police operation in Atimonan, Quezon.